Narito na ang malalaking balita sa mga oras na ito dito sa PNA Headlines. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Pham Minh Chinh na paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Sa kanilang bilateral meeting habang ginaganap ang ASEAN Summit sa Indonesia, nagkasundo ang dalawang pinuno na palakasin ang pagtutulungan sa sektor ng kalakalan, turismo, agrikultura at seguridad. Sa ulat ng Presidential Communications Office, sinabi ni Marcos na tiwala siyang dumating na ang tamang oras upang paigtingin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Vietnam sa pag-abot ng kaunlaran. Pinuri ni Marcos ang umuusbong na kalakalan ng pagkain at iba pang produktong agrikultural sa pagitan ng Pilipinas, Vietnam at iba pang bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta ng Vietnam sa sektor ng turismo para makabangon mula sa epekto ng pandemya. Handa rin anya ang Pilipinas na pagbutihin ang komunikasyon sa pagitan ng militar ng dalawang bansa. Humingi naman si Pham ng suporta sa kandidatura ng Vietnam sa United Nations Human Rights Council, UN Security Council, UN Commission on International Trade Law at sa pagkapangulo ng 61st sesyon ng UN General Assembly. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng ASEAN na suportahan ang mga negosyanteng nasa tinaguriang nano business. Sa kanyang intervention sa pulong kasama ng ASEAN na Business Advisory Council, sinabi ni Marcos na may mahalagang papel sa paglago ng ekonomiya na kadalasang hindi napapansin ang mga nano business o mga maliliit na negosyo na iisang tao ang nagpapatakbo. Anya, hindi sila nasusuporta ng mga gobyerno dahil hindi sila kasing laki ng kinikita tulad ng mga MSME o micro, small at medium enterprise. Halimbawa ng mga nano business ang mga makeup artists, vulcanizers, dispatch riders, mekaniko at mga nagtitinda sa palengke na walang pwesto. Hiningi ni Marcos na suportahan din ang mga nano business dahil may tuturing silang kumikitang kabuhayan na may naitutulong sa ekonomiya. Sinuportahan ni ASEAN Business Advisory Council Chair Muhammad Arsjad Rasjid Prabhu Mang Kuningrat ang panawagan ni Marcos. Ang ASEAN ang tumatayong ikalima sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo noong 2021 na may gross domestic product na $3.3 trillion. Posibleng pag-usapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Taur Matanruak ang pagtanggi ng Timor-Leste sa hinihinging political asylum ng suspendidong Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Nakatakdang magpulong sina Marcos at Taur Matanruak ngayong araw. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, hindi niya sigurado kung hihingin ng Pangulo na ipakita ng Timor-Leste si Teves. Alam-anya ng Pangulo ang proseso ng batas lalo na't binigyan na si Teves ng 5 araw para umalis ng Timor-Leste. Samantala, posibleng magpataw ang House Ethics and Privileges Committee ng karagdagang parusa kay Teves kung patuloy itong tatanggi na umuwi at sumipot sa Kamara. Ayon kay Romualdez, binigyan si Teves ng hanggang 7 Hunyo ang huling araw ng kanyang suspensyon para bumalik sa trabaho. Sinabihan din niya si Teves na huwag magtago sa ibang bansa at abandonahin na ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Humingi ng suporta si Transportation Secretary Jaime Bautista sa pribadong sektor para mapondohan ang mga proyektong pangtransportasyon ng gobyerno. Sa isang forum kasama ang Makati Business Club, sinabi niya nga limitado ang pondo ng gobyerno para sa mga proyektong ito, kaya't kailangan ang suporta ng pribadong sektor. Kabilang sa mga gusto ni Bautista na ipasok sa public-private partnership ang privatization ng EDSA Busway, pagtatayo ng bus rapid transit sa Cebu at Davao at Ninoy Aquino International Airport. Dagdag ni Bautista, makakatulong ang public-private partnership sa iba pang proyekto tulad ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, MRT7, LRT1, Cavite Extension Project at South Long Haul Project.
At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.